Welcome to Donmar TV News Channel. Isang gabi bago umarangkada ang official campaign period ng mga tumatakbo sa national positions, inanunsyo ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang public address na halos lahat ng kandidato ay lumapit sa kanya upang humingi ng suporta. Pero ayon sa Pangulo, wala siyang susuporta ang presidential candidate sa darating na halalan. Almost all of the candidates in one way or the other communicated to me na nakipag-usap, hingi ng suporta. I may, in the end, if I see that it would be my advice and maybe endorsement to help kung kailangan. But at this time, I am saying that I'm not supporting anybody. Ayon pa sa Pangulo, lahat ng mga presidential candidates ay kwalipikado na maging presidente. Ito ay sa kabila ng kanyang anunsyo sa nakaraan niyang public address 2 linggo ang nakalilipas na may isisiwalat siyang korap at hindi karapat dapat sa presidential candidate. They're all qualified. So, kung sino man sila, those running now are qualified to be president. Okay man ang tingin ko sa kanila, except for a few misgivings about the danger of falling into the hands of or getting into a trap with the communists. Kasi para sa akin, it's about too late to be talking about peace talk. I do not think the military would be happy about it, the armed forces. And also the police, because we have suffered deaths, patay, marami na, for fighting a cause that's almost nil to nothing about the relevance of ideology. Ayon naman sa Pangulo, maaari pang magbago ang kanyang desisyon kung may susuportahan siyang kandidato. Unless there is a compelling reason really for me to change my mind and decide to support a candidate. Nalaman ko po na maraming kandidatong local and national nagsisiksikan sa kampo ni BBM Sara Duterte, yung National Unity Team. Napakatindi. Ang mga senador ay overload na. Ibig sabihin, lampas na sa 12 ang gustong sumama. Pero hindi naman kayang i-accommodate lahat. Ang lahat ng yan ay ating pag-uusapan. Dahil nga po sa pagsisimula ng kampanya ngayong araw na ito, asahan na natin na marami mga personality, hindi lang sa politika, sa showbiz, sa business at iba pa, ang gagamitin or magpapagamit sa mga presidential candidate. Sila ba'y makakatulong o hindi? Definitely makakatulong. Pero siyempre, kailangan pa rin ang mga Pilipino ay maging maingat. Hindi dahil magaling kumanta, sumayaw, ang mga artista, isasama na kayo kung sino ang kailang kandidato. Dapat po hindi. Pag-aralan natin, sila ba'y may kakayanan yung mga ini-endorso ng mga personalidad na malakas mata ng tao at ng mga butante. O yung mismong artista at malaking personality sa business at ibang sektor ay sila mismo ang nagdideklara na sila kailang susuportahan. Pag-aralan din po, hindi ho ba? Dahil ako naniniwala, ang eleksyon po ay karapatan at obligasyon ng lahat ng Pilipino. Huwag kayong pa-impluensya, kailangan iboto nyo ang sa palagay nyo ay makapagbibigay ng magandang buhay sa inyong pamilya, sa ating bansa, pangkalahatan sa mga Pilipino. Yan po ay mahalaga. So kaya maging maingat tayong lahat. At tandaan nyo, lalo pang iinit po ang labanan. Kaya dapat ay maging aware kayo sa lahat. Marami dyan personalan, marami dyan hindi lang issue talaga para lang makakuha ng suporta at tulong sa mga mamayang Pilipino. Maging maingat po kayo. So tulad ng tanong ko, ang mga artista ba? Ay lahat ba sila ay ating dapat sundin na silang malakas sumatak sa mga butante at sa mga followers nila? O dapat natin ba talagang aralin ang kailang mga sinasabi kung karapat dapat na samahan natin ang mga personalidad na yan sa iba-ibang mga political candidate at political party. Okay? So, yan ang isa sa ating mga pinag-usapan at kayo po ay willing o kayo po ay okay lang mag-comment, react sa isyong ito.
Pangalawa, ito nga pong sinasabi ko. Nagsisiksikan ang mga local and national candidate nationwide para sumama sa national unity, yung BBM Sara tandem. Nakarating po sa aking kaalaman sa Senado lang eh. Labindalawa lang kailangan, pero mahigit na 20 ang gustong sumama. Hindi naman pwedeng ma-accommodate lahat kasi 12 lang ho ang kailangan. At ang isang matindi sa local. Pag sinabing local, mula district congressman, governor, down to consilor. Karamihan sa mga governor at mayor at district congressman gustong sumama kay BBM Sara. Yan po yung malupit. So, ito ay indikasyon na talagang tanggap at malakas hanggang sa mga local ang unity team. Itong national unity na programa. Sino ba namang ayaw ng national unity, hindi ba? So, yun po yung ating nakikita sa simula ng kampanya. Na-establish ng BBM Sara yung kanilang lakas, magandang programa, at suporta ng taong bayan. Kaya yung mga kandidato naman, yun na rin po ang kanilang sinusundan. Kasi alam ng mga mayor, congressman, at mga councilor, at iba pang local candidate, na yung kanilang mga butante, karamihan ay puro kay Marcos Sara. Kaya wala silang choice kung hindi sumama rin. Although yung ibang local candidate, talaga namang original na BBM Sara sila. So kung papaano i-accommodate sila, dahil hindi naman pwedeng sa isang distrito, dalawang kandidato ng partido, hindi pwede yun. Magkakarambola. Sa may governor, hindi rin pwedeng dalawa. O mayor, o kung ano man, dapat igisa lang. So dun ho'y magkakaroon ng masinsinan. Palagay ko ito yung isa sa dalang kung bakit tinalagaan ni Bongbong Marcos si dating chairman Benhor Avalos ng MMDA na magiging campaign manager. Yun ang trabaho ng campaign manager. Paano i-manage na maayos ang kandidato sa bawat lugar, distrito, probinsya, region na magiging solid at nang hindi nakakatampuhan. Yan po yung malaking hamon sa mga organizer at campaign manager ng bawat region at ng national. Abangan po natin. So inuulit ko, nagsisiksikan ang mga local candidate at national na gustong sumama kay BBM Sara. Anong ibig sabihin yan? Matindi, hindi ba? So kayo po ng mga butante, followers, supporters, loyalist ni Marcos, kayo po ay lagi namang malaya nakakapag-comment dito at nababasa ko. Okay? Kung mayroong nagsasabing nagpapanik na raw yung BBM Sara doon sa galaw ng iba, ganun lang yun. Alam nyo kung kaya ibang-iba itong grupo nila, ito pinag-aagawa ng supporters at mga kandidato para samahan. Meron namang kandidato hanggang ngayon hindi pa nakakabuo ng lineup. 12 senador, hindi nga nila mabuo. Paano pa kaya yung local? So ayaw ko nang banggitin ang pangalan, alam naman niyo yan. May mga kandidato na kalaban ni BBM Sara, hindi pa nakakakompleto ng kandidato sa national. Sa local, ganun din. So, doon pa lang ho ang laki ng pagkakaiba. Samantalang dito sa kanila ay nag-aagawa, nagsisiksikan. Doon naman sa kabila, ang luag, wala naman nakikipagsiksikan. So anong ibig sabihin niya? So malaya po kayo makapag-comment sa isyong ito. Kakaiba. Unang araw pa lang, makulay na. Marami pang pwede mangyari na ating pong sinusubaybayan sa araw-araw dito sa ating bansa. Kaya kayo mga Pilipino sa abroad, saan naman kayo nandoon, hindi man kayo nakakapunta sa kung saan nakakaroon ng mga meeting at demonstration, ang mahalaga, monitor kayo rito sa channel na ito. Paparating ko sa inyo mga development, kaganapan ho dito sa ating bayan. Ingat po tayong lahat, ang mga followers, supporters, meron tayong COVID pa, problema sa COVID, alert level 2, alert level 3, meron pang alert level 4. So mag-ingat po, kailangan ay social distancing pairalin ng mga organizer, ng kandidato, at ng mga followers. Kasi mahirap na magkahawa-hawa. Nandyan pa ang problema natin sa COVID. Maliwanag po yan. Okay? So pangapalaala ho na para sa ating lahat, after all, itong political exercise, general election sa Mayo, lahat ng Pilipino involved dito. Tayo po'y magmamalasakit sa isa't isa.